namin na relentless yung kampanya natin laban sa Masaya. So, talagang isa to sa mga, kumbaga talagang tinututukan ninyo. Ano po yung naramdaman ninyo, nararamdaman niyo pa rin sir hanggang ngayon? Ngayong lumipat pa ng lugar itong Abu Sayyaf at nag-cause pa ng... Ganitong racket itong sa Abu Sayyaf, ma'am. They have local contacts. Most of them are criminals. Most also, karamihan are the... Not all. Pero mga contacts dito na mga balik Islam. Sometimes yung mga Moro talaga. Ang style dito is mag-kidnap sila. Ay madali lang man. They have the access and they have the opportunity of the dialect and the way how to go out, go in. Tapos ipagbilian nila doon sa ipasa nila sa mga professionals. Pasa hanggang mag-abot ng hulo, doon nila tataguin at doon ang negosasyon. So kung mayroon akong makidnap dito, baski small time lang, negosyante, buy and sell, ipasa ko sa kanila ng 200,000, pasa nila kung sinong mapasahan nila, hanggang mag-abot ng mga million ang demands. So it's a criminal activity which is being perpetrated now. So nandito ako just to warn everybody about the practice. But ako naman, total hiningit lang mga, hiningit nila talaga ito, ilang ipangayon eh. May orders to the police and the lahat. And even civilians were interested to fight and kill. Ang order ko is dead or alive. Kaya yung anim na were maybe scouring the safety nets kung saan sila makalanding. I have you 1 million offer per person ako. Tip lang, bigay mo sa police pati military, no questions asked. Do not even give a name. Sabi mo lang kung saan sila at gobyerno na ang bahala. Ang kinakatakot po kasi sir ng marami na alam nila, Sulu, Basila, nandiyan ang Abu Sayyaf. Ito na raw ba sir yung simula ng presence ng Abu Sayyaf sa Central Visayas? Well, I intend to also to arm the civilians. And I will include the civilians. Pag nakapatay ka na, you don't have to worry. You just go to the police and make the report and state your truth. Wala kang problema. I'll take care of you. I'll pardon you. Whatever. How will you arm the civilians? Well, meron kami. I'm not at liberty because I have to talk to the local officials. They might have some objections. So I would like to hear first what would be the wherewithal in such a situation where we arm the civilians. Ako, I encourage civilians also to kill. Kasi dead or alive man yan, may reward. Pero mas gusto ko yung dead. Kasi yung alive, mapakain pa ako, ma. Mas gusto ko. Yung, para lang clear, sir, yung dead or alive, yun lang pong sa pitong Abu Sayyaf. No. Drugista. Pagka lumaban. Ang anong laban ko talaga na ito is drugs and terrorist. No, pwede mo pala. Kasi ito mga durugista, may mga armas talaga yan. Kasi sinong police at mayor tanungin mo? Meron talaga, hindi sabihin mo yung plantik-plantik, hindi yung totoo. May arma, almost all of them are really paranoid. Paranoid yan sila. So, lumalaban talaga. Sir, huling tanong ko po tungkol sa Abu Sayyaf, it's been 1 week na po, gaano ka lapit na po ba tayo na mahuli sila o mukha bang mahihirap, matatagalan pa ito? Sabi ko na sa kanila na
lahat dito na magpunta na sa bukid, maghanap na. O tapulan mo po, wala. But anyway, I said, we are doing our best. The army is here. The place is secured. We have more than enough officers to fight for 1 year if need be. So you are safe. But ang atin dito is the interdiction that they must not reach the places well beyond the Mindanao Sea. Dapat doon lang sila. And we have the capability, yun ang plano namin. Parang itangka namin sa satellite, tapos malaman na namin kung sige kabiyay. That possibly really happened. There was a good intelligence report. Kung makita ka namin, itank ka na namin. So habang nababiyahe ka, may orders to the Navy is, kung positive, pasabugi na. Wala nang surrender. Ang sabi ko, kanyunin mo na, wasakin mo. Malapit na siya. Diba, may manglutaw-lutaw, wala, tiwasan mo. Wala kang makita, ang isda raman. At putang ina nila, gusto talaga nila ng gano'n, hindi ibigay ko. Mahirap yung gobyerno na paano-ano, yung pawisiwasin. May time frame po ba kayong, nakikita? Araw, linggo, buwan, dito sa Bohol problem? Well, I hope it would not reach that point where we have to choose the last option. Because pagka ganon, I will maybe invade Pulo. Invasion na lang talaga. But maraming madisgrasya dyan. Civilian, bata. But pag naipit na ang bayan, I will order the invasion of Pulo. Lahat ng army, lahat ng Navy lang mapunta doon. Dyan, bakbakan na talaga yan. Yan ang gusto nila, ibibigay ko. Mr. President, I'm J.P. Sorayano from GMA News. Sir, kung hindi po napigilan ng authorities yung ASG dito sa Bohol, ano po yung nakarating pong intel sa inyo na gagawin nila dapat? Well, we can always make the projection that they were there to spoil the Asian, not only spoil, but to create a disaster for all of us. Baka nakidnap nila yon because you cannot shoot if there are hostages around. Sabi ko na makuha nila yung mga hostages. Yan ang problema. So magsige na taglukat ng tungyawan. So sabi ko nga, rather than wait for another day for them to do it again, I said sa military pati police, finish the game. Sir, speaking of ASEAN, is President Donald Trump really coming to the Philippines? And how are you preparing, sir? Personally, are you ready? Nag-start na mo ba kayong mag-review, mag-analyze, mag-discern? No, even before that, the year's agenda, meron na ka-ASEAN, well-planned yan, well thought of. So, matagal na yung plano, been in the books for, alam na namin yung mga events na darating. Okay. That's been prepared a long time. So is President Trump coming, sir? Si Trump, I do not know. But he seems to be very busy. But if he's coming, it would be good for the country, for all of us. Sir, may we just briefly shift on another topic. Sir, pwede po bang kami mahingin yung reaction nyo lang po? Kasi meron po, pasensya na po, meron po kasing SWS survey that says 78% of Filipinos fear of becoming victims of alleged EJKs. So it's a survey that came out and was printed out in the paper. So we will just get the reaction. Fear of becoming victims of alleged EJKs. So tumataas daw po yung ganung sa survey ni Sir President. No, it cannot never be an innocent man will be killed.
Wala yan. Ikaw, bilihan kita ng droga. Babalik ako pagkagabi, babalihan kita uli. Pagka umaga, bili ako uli sa iyo. Pagbili ko sa tanghali, barilin na kita. Wala kang kasalanan? Wala. Meron talaga. Sir, sa Time Magazine po, you were voted as number one. And sa UP, UP is going to honor you a... With due respect sa University of the Philippines, I do not accept, even when I was mayor. Hindi talaga tumatanggap. I do not, as a matter of personal and official policy, I do not accept awards. Bakit po? O, sa pagkatao ko. So sa yung UP, sir, hindi nga natanggapin yung honorary award na ibibigay ng UP sa inyo? Hindi ko naman rin reject, but to use the word reject is not good. I simply decline. Thank you, Mr. President. Hindi ako natanggap. Ever since. Sir, tanong din po ng mga local natin dito na bibisitahin niyo po kaya yung mga labi ng isa nating pulis na napatay doon sa enkwentro. Ngayon sana, pero may military against it kasi paputik daw pati malayo. Talagang putik yung lugar. So nandito naman, I just express my condolences to the family. Pero yung naabot ko na kung sa Batangas, nandyan lang man sa isang syudad, naabot ko yung iba talaga sa bukid. Mahirapan ang helicopter. Mahirapan ang helicopter. Sir, last na lang po. Kahapon po yung presenta Duterte Economics at Duterte Economics po with your secretaries. May mga nagsasabi ng it's very ambitious. Ang tanong lang po, sir, kakayanin po ba yung mga yan? Yes. Alam mo yung mga kalaban mo, wala talagang nakitang magandang ginawa mo. You know, remember this adage. People judge best when they condemn. Ganon yan. Pero sila mismo kung ilagay mo, hindi nila kaya. Sino yan sila? Kaya na lang magsalita, sabi, putang inapatay mo yan. Sino sa kanila? Sino sa kanila magsabi, putang inaka presidente na go to hell? You're a son of a bitch. Kaya kaya yan. Itong presidente, yung mga yan. Better not avoid, or else they will bring perdition to this country. Alam mo, pagkaduwag-duwag, mahirap yan dito. Hindi ako nagsasabi na matapang ako. Suicidal lang kasi ako. Tendency. So kaya, sir, kaya. Suicidal ka eh. Thank you, sir.